NBA talks muna tayo, but first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Nagkaroon na ng development patungkol kay Jay Crowder. Hindi na ito a-attend sa training camp ng Suns dahil nag-agree na sila na iti-trade siya bago magsimula ang season. Ang Phoenix Suns ay very active sa paghahanap ng mga suitors para kay Crowder. And tingin ko naman, madali lang makahanap ng interesado sa player na ito. He always shows up sa mga important games, hard worker, tsaka experienciado sa playoffs. Tsaka naman, pag na-trade siya, sanay na siya. Sa kanyang 10 years sa NBA, nakapaglaro na ito sa 7 NBA teams. Last season ay best record in the league ang Phoenix Suns at nag-average ito ng 9.4 points, 5.3 rebounds at 1.4 steals at syempre yung mga intangibles na wala sa stat sheet. According kay Tim Reynolds, isang NBA writer, open daw na bumalik si Crowder sa Miami Heat para mas lalong umangas yung team na ito. Pero wala daw silang control kung saan mapupunta si Jay. Sobrang interesado niya kasi si Jimmy Butler, teammate niya noong college, and we all know na kapag napunta si Crowder dito, grabe yung intensity ng team. Sa pag-alis niya naman sa Phoenix Suns, mapupunta kay Cam Johnson ang starting role na. Ito yung nagiging debate nitong mga nakaraang araw na yung team hindi pa rin daw makakaporma sa playoffs, pero who knows, baka maging breakout season ni Johnson at maingay ulit sila. Pero I think malakas naman talaga ang Phoenix Suns kapag regular season, and no question on that. Next, para sa New Orleans Pelicans, they will extend CJ McCollum. 2 years, $64 million. They really wanted this guy. Kasi nung pagkalipat niya dito, grabe yung performance. Nabuhayan ulit yung Pelicans Nation. Alam nilang magiging malaki yung impact niya sa team kasama yung mga young guns. Sa kanyang Pelicans last season, nag-average ito ng 24.3 points, 4.5 rebounds at 5.8 assists. At nakasalat sila ng one game sa number 1 seed na Suns. I really like this extension para sa kanila na ma-keep yung ganitong core for a long run. Especially, hindi nila trinade si Zion Williamson. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye. Dito sa Game 3 ng Magnolia at TNT, isi-share ko sa inyo ang experience ko playing with OkBet. I'm rooting for TNT on this one because of Mikey Williams. Siyempre, napakasarap panoorin. Pupusta ako sa kanila na mananalo ng first half at ending the game with a 7-point lead. Madali lang din yung deposit at withdraw dito kasi meron na silang GCash. So ayun, the game is over. We won the first half, pero sa endgame, TNT won by a game winner from Jason Castro, kaya we lost the other bet. Naging overconfident lang siguro ako sa tropang giga. Pero sobrang ganda ng mga ads dito, and you can see naman kapag naglaro kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-bet na or mag-register using our code at mag-enjoy sa pag-bet using OkBet.